Mga kapuso, ngayong madalas na ang buhos ng ulan, hindi namin hahayaang mapurnada ang lakad ninyong pamilya o magkakaibigan. Kaya naghanap kami ng mga indoor pasyalan dito lang sa Metro Manila. Para rain or shine, tuloy ang lamyerda. Ang makakasama natin, ang aktres at suki natin dito sa Pinoy MD na si Arian Bautista. Sa ating first stop, literal na mapapatalon kayo sa tuwa. Hi mga kapuso, tag-ulan na. Pero hindi ibig sabihin na hindi natin pwedeng gawin ang mga gusto natin gawin. Eto, meron kaming indoor activity na pwede niyong gawin. Sa una namin pupuntahan, for sure, tatalon-talon kayo sa tuwa. Kaya mga kapuso, tara, samahan niyo ako. And for safety, hindi pwede basta-basta lang na medyas ang kailangan nating suot. Kailangan yung mga grip socks na tinatawag nila dito, yung may pagoma para kumapit habang tumatalon tayo. So, maraming colors to choose from. So, pipiliin ko na ang girly at kakulay ko, syempre, ang pink. Kapuso ah. Mga kapuso, always remember, pag pupunta dito, dapat naka-ready yung maganda nyong medyas. Baka mamaya butas yung medyas nyo. O kaya ni-recycle nyo, mga apat na beses nyo na ginagamit. Ay, naku, mahirap yun. Baka magkaamu yan! Nakakatakot. Broken legs daw. Kaya kailangan pantay yung paa kapag lumaland sa trampoline, okay? Nakakatakot eh. Kala nyo horror, no? Hindi. Itong si Arian, kung maka-react kasi akala mo nanonood ng sine. Sakaling type niyong subukan ng trampoline park mga kapuso, tandaan lang na hindi ito inirekomenda para sa mga batang may edad 5 taon pababa. Kung kayo naman ay dati nang nabalian ng buto o mahina ang inyong coordination, pwede namang manood na lamang muna sa mga sumisirkong kaibigan o kamag-anak. Pagkatapos manood ng safety briefing, pwede nang pumasok sa trampoline park. Ay, malambot pala. Bagay na bagay ito sa matataas ang energy gaya ni Arian. Dahil ano pa nga ba ang gagawin dito kundi ang magtatatalon? Parang kailangan, matibay yung tuhod mo. Mukhang madali pero tamang technique pala sa pagtalon ang dapat. So, kailangan more legs straight. So, every kailangan mag-jump ka, kailangan mag-in sa inyo. Para hindi ka gano'n mabagod, okay? Okay. So, kung mag-swing forward naman tayo, kailangan swing the both hands forward. Balance plus huwag magmadali kasi kapag magmamadali ka papadiretso tendency babagsak ka kasi mawawalan ka na ng balance. Para turuan pa ng husto si Arian, nakilala namin si RJ na mala eksperto na sa pagtalon-talon. Aba, ibang level ang pag-aacrobat ha. Sana kaya ko yun para, no, konting jump mo lang, nasa Batanes ka na. Dito sa trampoline park, maraming areas na pwedeng subukan at i-enjoy. Hindi kailangan matakot mahulog dahil padded o napapalibutan ng kutsyon ang buong area. Ang mahulog, talo. Masakit sa damdamin. Sarot! Ayan ka na naman, Arian, sa mga trademark mong hugot lines. Mga kapuso, sa mga nangarap dyan ng slam dunk, abay, dito na. Makakamit ang pangarap nyo makapag-slam dunk. Okay? Ito lang yan. Pagkatapos magmala LeBron James, nakisali si Arian sa mga naglalaro sa dodgeball area. Ah!
masaya na nakapag-workout ka pa. Katunayan, ayon sa ilang mga pag-aaral, ang isang oras ng pagtalon-talon sa trampoline, maaaring makasunog ng hanggang 300 calories. Halos katumbas na rin ito ng isang oras na pagbubuhat sa gym. Pero teka, mukhang hindi rin yata palalampasin ni Ariane ang kanilang obstacle course. American Ninja Warrior lang naman ang peg. Hanggang kalahati lang ako ng journey ko dito. Hindi ko kayang maging monkey ninja. Dead boy. Kamusta naman kaya ang trampoline park experience ni Ariane? Grabe, sobrang saya. Kita niyo naman mga kapuso. Ang dami kong pawis, mas matindi pa sa normal workout ko. So, ibig sabihin, ito talaga, alam mo yun, nakaka-cardio para na rin siyang exercise. And at the same time, mag-enjoy pa kayo with family, with friends. So, pag naboboringan talaga kayo sa gym, dito na lang, ayain mo na lang sila, ba? Diba? At least bonding pa kayo. Ayos! Pagkatapos magtalon-talon, akyata naman ang sunod nating activity. Itong indoor wall climbing na susubukan din ni Ariane. Una muna siyang kinabitaan ng harness. Tsaka pinagsuot ng climbing shoes. Kinakabahan ako, baka ma-fall ako. Lagi ako na-fall. Sana may sumalo sa akin. Okay. Na ikinonekta naman sa love life ni Ariane. Okay, one tip pag nagka-climb ka is to use your legs, not your arms. So iwasan natin mag-pull. Ang gawin natin is angat natin yung paa natin, tapos tayo tayo. Okay. Kasi mas malaki ang legs natin, mas matagal siya mapagod. Okay. Ready? Climb on, Ariane! Game. Ayoko na! Ayoko tumingin! Ayoko na! Pagod na ako! Ayoko! Nandito pa lang pala ako. Aba itong si Ariane, may pagka-Spider-Woman pala. Sa unang subok pa lang, narating na agad niya ang tuktok ng wall. Bibitaw na ba ako? Asaya. Ayokong tumingin sa baba agad eh, kasi malulula ako, kaya dire-diretso ako paakyat. Sunod naman niyang sinubukan ang tinatawag na autoplay, kung saan solo flight ang climber at wala siyang kapartner na naglalarga ng tali. Easing-easy rin para ka Ariane. Ang problema, ang pagbaba. Sabi, sasaluhin daw ako nito. Eh siya nga, hindi ako sinalo. Paano ako bibitaw? Bumitaw ako dati. Ano nangyari? Nahulog ako. Ariane, tiwala lang. In 3, 2... Actually, it's a good workout. Hindi lang sa pang-arms eh, buong katawan. Kasi pati yung legs mo, pinapwersa mo to go up, and also your core. So, actually, full body to. Full body workout. So, very nice and very enjoyable. Hindi rin kailangan mag-alala dahil safety first pagdating naman sa wall climbing. Kompleto sila ng harness at safety gear. Kaya mga kapuso, take the challenge! Mga kapuso, ayan ang mga indoor activities na pwede niyong gawin kahit tag-ulan, dahil kahit bumabagyo, no worries, dahil meron tayong pwedeng gawin. Ako po si Ariane Bautista para sa Pinoy MD.